Ito, tingnan natin yung loob niya. Yung impact drill nang makita, tsaka yung diagram niya. Tsaka kung paano siya gumagana. And forward. Reverse. Yung hammer tsaka yung ano niya pambakal ito yung ano niya gear sa armature tsaka sa yung isa yung bilog niya yung bearing tsaka yung spring yung tumutulak tsaka yung hammer pambakal pangkahoy yan yung adjacent ayan nakahammer siya nakahammer ang gumagalaw siya magalaw ipapangano naman kahoy umaangat naman yung gear niya diretso lang yung ikot niya kaya hammer ko ulit ayan o tumatalon-talon siya tumatama siya mismo sa ano niya yung gear na ano sa loob yung pang hammer
ito mismo yung ano, yung armature or motor niya. Yung umiikot. Ito, baklasin ko muna. Alamin natin kung paano siya gumagana, yung mga connection niya. Hanapin natin. Ito yung nag-hammer niya. Tsaka may bulita siya sa loob. Pag wala na yung bulitas, hammer na yun. Pag umarang yung bulitas, pang kahoy o pang bakal. Ito yung sumasayad. Yung nag-hammer. Kaya dapat alagaan nyo sa grasa para hindi siya makalbo. Ayan yung humaharang, yung bulitas. Ayan yung adyasan niya. Ayan sa kabilang ano rin, oh, gear. Meron din ganun. Ayan yung sumasayad. Yung nag-hammer. Ito, kakabit natin. Ano pa ito? Kasi nandun pa yung bulitas niya. Nakapambakal or pangkahoy. Hindi siya tumatalon. Ilipat ko. Ayan, tatalon na siya. Nag-hammer siya. Ayan, ilipat ko ulit. Ayan. Hindi na natalon. Ayan, lipat ko ulit. Ayan, bumaba siya. Ayan, tumatalo na siya. Naka-hammer siya. Ayan. Ayan yung adjustment niya. Pambakal, hammer. Ito yung 220. Yung plug niya, AC. Yan doon madalo yung kuryente. Papunta sa switch. Ayan yung ano niya. Ang kulay puti. Tsaka kulay itim. Yan yung 220 AC. Yan sa dalawang tornilyong yan. Kabilaan. Ito, gamit tayo ng digital tester. Lagay natin sa diode symbol. Ito, check natin yung sa 220. Yan. Tsaka yan, yung itim na yan. Halos magkaano lang yan. Ayan yan, dalawang yan. Halos direct lang yan. Ito, itetester ko. Ayan. Magkarugtong sila. Halos direct lang. Ito naman yung yan, yung tornilyong yan. Pati dyan sa baba. Sa wire na yan. Itetester ko naman yun. Ito mismo yung switch niya. On, off. Ipindutin ko. Ayan. Yan din yung ano, medyo mabagal. Depende sa pagpindot. Kung mabagal o mabilis. Meron niya yung mga IC sa loob yung mga controller. Yan. Ayan naman yung itetester ko. Yan, pipindutin ko. Yan, magana. Yan, talagang pinaka-on-off niya.
ito naman yung lock niya. Kapag pinipindot, para di na siya pindutin, pindutin muna yan, tapos ayan, switch on yan. Automatic na gagana na siya kasi nakalock na siya. Tatanggalin ko naman yan. Pag unlock, i-lock ko ulit. Magana siya. Kaya unlock ko. Parang papatayin. Yan. Hindi na siya nagana. Ito, umpisa natin sa isang wire. Sa 220. Yung connection niya. Papunta dyan. Sa isang wire na itim. Sundan natin. Yan. Yan. Papunta sa ano yan? Violet. Itim sa violet. Sa ano niya? Output. Yung input sa 220 yun. Yung output, papunta na sa carbon. Yan ang connection niya. Ito naman yung isang tornilyo. Yung kulay puti naman. Hanapin natin yung connection niya. Saan siya papunta? Papunta siya sa stator. Sundan natin. Yan. Saan siya papunta? Papuntang stator winding. Pinaka-wire niya. Ay, maraming ikot yan. Papunta siya. Dito naman siya. Papunta. Then, sundan natin. Dyan, stator ulit. Then, iikot uli siya. Maraming ikot. Ayan, papunta sa kulay puti. Sa wire. Papunta sa controller ng reverse forward. Dito. Tapos papunta siya dito sa output. Carbon uli. Ito yung nagre-reverse forward. Yung controller niya. Ayan. Yung carbon niya. Pag ni-reverse yan, nagpapalit lang sila, parang ano lang yan eh, positive, negative, nagpapalit lang sila kapag ina-adjust yung reverse forward. Kaya nagkakaroon ng reverse forward, para positive, negative, nililipat niya lang. Kaya nagkakaroon ng reverse forward. Yan yung controller niya. Itong diagram na to eh, sa ano lang to, sa Makita. Sa ibang brand eh, ibang ano naman yung ibang diagram. Ito, pindutin ko yung switch. Dapat nakano sa commutator, nakadikit yung carbon dalawa. Iikot na siya. Forward, reverse, tapos yung controller, yan. Kung paano siya gumagana. Ito, dapat alagaan nyo rin yung gear nyo ng grasa para hindi siya makalbo. Tsaka yung ano niya, yung bearing. Alagaan nyo sa bearing, sa grasa. Ano, ulitin ko, magkaiba ng diagram yung Makita sa ibang brand.
katulad ng Bosch, DeWalt, magkaiba sila ng diagram. Sa makita lang tong diagram na to.